Minsan po may isang babae na pagkatapos ng misa, lumapit kay Father. Sabi niya, "Father, I have a favor to ask from you." Sabi ng pare, "Sure, ma'am. Tell me. Ano po yung pabor ninyo na hinihingi ninyo?" "Alam po niyo, mag-isa lang po ako sa buhay ko. Kasama ko lang po itong aking alagang aso. Eh, since kasakasama ko naman po siya, kahit saan ako pumunta, naisip ko dahil lagi ako nagsisimba, eh, magandang ano na rin po siya, maging Kristiyano. Pwede ho ba niyong binyagan?" So, medyo imposible yung hinihingi niya. Sabi ng pare, "Pwede ko po kayong pagbigyan, pero pag ginawa ko yan, pwede akong mawala ng faculty na maggawad ng sakramento. Pagka tinuturo po na ang sakramento para lang sa mga tao, hindi po para sa mga hayop." "Eh, Father, wala naman hong makakaalam." Sabi ng babae, sabi ng pare, "Hindi po talaga. Alam ko po, alam ng Diyos. So, yun ho, it's sapat na. Maprinsip yung tao ko, itong pare." Maya-maya, sabi ng babae, kita niya, kumbaga, lost case na yung sa kanya. Sabi niya, "Ay, sayang naman ho, Father. Sayang, nakita ko pa naman sira yung bubong ng simbahan niyo. Magdo-donate sana ako ng kalahating milyon." So, sabi ng pare, "Alam niyo po, may sa bawat bagay, mayroong..." Maprinsipyo pa daw, no? Sa madaling salita ho, nagkaroon ng maanomalyang binyagan. Okay na sana. Kaya lang, hindi alam nung pare na nakita pala nung sakristan. At nakarating sa obispo, galit na galit si Bishop. Sabi ni Bishop, pinatawag yung pare, galit na galit siya. "Ano tong nabalitaan ko? Nagbinyag ka ng aso." Sabi nung pare, "Bishop, I thought maiintindihan po ninyo kasi yun naman pong kaya ko po ginawa yun dahil nakita ko mas yung pangangailangan ng parokya, mababankrupt na po yung diocese, sabi ninyo, maa-outweigh yung anomalous baptism na yun doon sa biyayang kasi po nagbigay ng kalahating milyon ho yung ano, lalong, akala niya maiintindihan ni Bishop, lalong nagalit si Bishop. Nang dahil sa kalahating milyon, pumayag kang binyagan ng aso. Sabi ng obispo, "Hanapin mo yung babaeng yon at sabihin mo, kailangan kong makumpilan ang aso na yan." Lagot ako sa mga kapatid kong pari at mga obispo. Tumatawa tayo sa kwento na yan, pero maaaring kwentong kutsero, kwentong barbero, pero ang totoo po, masakit man ang katotohanan, kung nais nating magsimula ang paghahari ng Diyos, dapat ang mga naghahari-harian maging lingkod muna. Sa mga panahon po na kaming mga pari, mga obispo, mga leader, laiko, hindi nagdala ng mabuting balita, sa halip ang dala namin ay masamang balita, sana mapatawad nyo kami. Ang kabaligtaran ni Maria ay ang mga Pariseo. Ito yung mga bilib na bilib na pinaghaharian sila ng Diyos sa sobrang bilib nila sa sarili nila, pati ang Espiritu Santo hindi makapasok. Pero alam niyo po, may Pariseo sa bawat tao, sa bawat isa sa atin. Ina-emphasize ko lang dun sa title yung pari kasi nung sinulat ko po siya para sa aming mga pari. Pero para po to sa ating lahat. Sana po, habang naririnig natin yung awit, sana ganito yung sinasabi ng iba. "Ako, yung iba ko minsan ganito eh. Tama yung kantang yun. Sana nandito mister ko. O yung kapitbahay ko. Naku, okay, titingnan pa natin yung nasa tabi natin. Naku, tinatamaan siguro yung kasama ko." Pag ginawa natin yun, Pariseo na naman tayo. Sana tamaan tayong lahat. Sinulat ko po ang awit na ito. Medyo may katagalan na. Seminarista pa ho ako. Nung makita ko na sa aking mga ginagawa noong pamanguna, pagbibigay ng retreat, pagkakanta-kanta, akala ko ang pinaglilingkuran ko kaharian ng Diyos. Ang laki palang porsyento nun ang pinaglilingkuran ko sarili ko. Kaya maganda po ito, nakakakonsyensya, nagpapaalala sa akin. Pero gusto kong ibahagi sa anyong lahat. Sana sundan natin si Kristo, hindi ang Pariseo. Namamangha na iiyak,
nakikinig, kinikilig sa labik ng iyong tinig. Isip nila'y binubusog, tenga nila'y binububog, ngunit puso nila'y wala pa rin pag-ibig. Kapag kinakay ng bulag ang kapwa niya bulag, madadapa o di kaya di sa kanal malalaglag. Kung sa puso mo ika'y walang pag-ibig na taglay, kapayapaan di mo maibibigay. Bumibilib ka ng gusto sa sarili mong galing, pati ang Diyos nagkakamot na iiling. Kailan kaya magigising? Kailan kaya mapapansin na ika'y naiwan sa dilim? Bawat salitang lumalabas, bawat katagang binibigkas, walang laman, walang katas, sa hangin lang lumalampas. Pakak ang katulad mo, pakakak na nag-iingay, ngunit ang ingay mo'y wala namang saysay. Buhay mo'y di uunlad kung ika'y isang huwad, tumatanda ngunit walang natutupad. Maputi nga sa labas ngunit sa loob na aagnas, ang buhay mo'y isang ganap na palabas. Itigil lang pamumuna, ang panghuhusga na kamali ka rin katulad ng iba. Imulat ang mga mata, buksan ang iyong mga tainga, ikaw ba at ang Pariseo'y iisa? Bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga. Katulad nga ng sabi din ni Mother Teresa, ang pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kung hindi ka nasasaktan. Kung ang minamahal mo lang ay yung mga ang sarap mahalin. Pero ang tunay na pag-ibig, nasasaktan ka na at madalas hindi mo na nakikita ang dahilan kung ba't kailangan mo pang magmahal, dinidesisyonan mo pa rin magmahal. At yan ang susi para magawa nating sundan ang halimbawa ni Maria o ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng pag-ibig, maisakripisyo natin ang ating buhay. Ang masulyapan ang paghahari ng Diyos. Saan? Kailan? At kanino natin makikilala si Kristo? At sa tuwing ang ating masusulyapan siya, marahil ang tanging maiaalay lamang natin ay ang ating pagmamahal at sakripisyo. Unang inawit ito ni Ding Dong Avanzado.